Upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo, pinaiksian ni Pangulong Bongbong Marcos ang probisyon para sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Sa kabila nito, may nilinaw si Energy Secretary Rafael Lotilla. Kung ano ito, i-report sa atin yan ni Aileen Taliping. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na pabilisin ang pamamahagi ng fuel subsidy sa transport sector simula sa susunod na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na mula sa dating tatlong buwang proseso ay nais ng Pangulo na maging isang buwan na lamang ang proseso upang hindi maghintay ng matagal ang mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Nais din ng Presidente na simplihan ang mga requirements sa fuel subsidy upang mabilis na mapakinabangan ito ng mga beneficiaryong apektado ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. The President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month and simplify the release requirements. Tayaan niya natatagalan na tinaabot na hanggang 3 buwan ang pamamahagi ng fuel subsidy ay sa dahilang kinakailangan pang pagsamasamahin ng Department of Transportation ang listahan mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Interior and Local Government at Department of Trade and Industry. Matatanda ang sa huling ipinamahaging fuel subsidy ay inabot ng Setyembre sa halip na noong Agosto dahil sa hindi na kumpletong requirements na naisumite sa Department of Budget and Management. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.